Yan, isang pagpalang oras po, no, mga kapatid. Ito po ang inyong abang lingkod, Brother Romel A. Palma, ng katotohanan natin pag-usapan. At ngayon, mga kapatid, masusubaybayan nyo na at matutunghayan nyo na ang ating pong programa. Ito po ay tungkol sa katotohanan na ating pong pag-uusapan. Sabi nga ng ating Panginoon, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Juan 8:22. Nawa ay patuloy po tayo sa pagsaliksik, sa pag-share, sa pagbabahagi po ng ating maliit na ministry or na YouTube channel na ito. Kapagpalang oras po at nawa po pala po kayong lahat ng ating Panginoon. Ang apologetics basically is yung titingnan mo yung weight ng katotohanan ng pinaniniwalaan mo regardless kung umatake sila o hindi. Kaya kung ako, sasabihin nila, hoy, yeah, bakit kayo mga Katoliko, ha? Sumasamba yan, sa mga Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan daw. Iba. Yan, alam mo sa sarili mo, sumasamba ka ba? Hindi, hindi. Alam mo bang Diyos-Diyosan yan? O, sabi ko, may mga santo rito. O, Diyos-Diyosan ba yan? Alam mong hindi. O, anong problema? Diba? Okay, ano yung sasagot ko dyan? Tutulo ko kayo para madaling sagutin yan. Bakit kayo sumasamba sa mga Diyos-Diyosan? Ganyan, o. Hindi naman Diyos-Diyosan yun, eh. Mga santo yun, eh. O, bakit kayo sumasamba sa mga santo? Ganyan. Eh, meron kami. May mga santo kami. Kayo, meron ba kayo? Wala. O, wala naman pala. Anong problema nyo? Diba? Ba't kayo mga Katoliko nagro-rosaryo? May rosaryo kami. Meron kayo? Wala. O, wala naman pala. Anong problema nyo? Ba't nangumpisan kayo sa mga pare? Yan. May pare kami. Wala kayo eh. Pastor lang kayo. Ministro lang kayo eh. Sorry na lang. May pare kami. Kaya mangumpisan kami. Oh. Saka yung mga pari namin magagandang lalaki, mga ganyan, di ba? Oh, yan ay kasama sa argumento yan eh. Kaya sinasabi natin, yun lang ang sagot ko, merong kami. Wala kayo eh. Oh, ngayon, gusto yung magkaroon, eh di, dito kayo. Di ba? Ganun kasimple. Bakit ka makikipag-debate na gusto? Iba yung level nila sa level natin. Makikipag-argumento ka tungkol sa simbahan, etc., etc. Iba yung pananaw nila ng simbahan. Iba yung pananaw ng kaligtasan. Sa kanila, hindi kinakailangan ng gawa. Kinakailangan ay pananampalataya lang. Ayos na. Sa Katoliko, hindi ganun. Kaya kahit anong paliwanag mo, yung mga sarado isip, which is, sasabihin ko, mga ideolog. Hindi sila talaga mga religious people, mga nag-govern sila ng ideology ng reliyon. Kaya nga, ang hirap kumbinsihin. Huwag nyo nang sikaping kumbinsihin pa yung mga yan. Actually, yung apologetics hindi para sa kanila eh. Ang apologetics para sa atin. Ha? Kaya, ito nyo, ang hirap iba yung level nila sa level natin pagdating sa pananampalataya. Pero merong mga talagang sekta na naimbento, nalikha, na found simply for one purpose, to destroy the Catholic Church. Eh, pagka gano'n ang sekta mo, eh, mahirap makipagtalo dyan. Diba? Mahirap makipagtalo dyan. Kaya sabi ko, tama sinasabi ng Panginoon, huwag tayo magsayang ng panahon, sabagat mas marami pa tayong dapat gawin. Diba? Ang apologetics, meron tayong programa rito, no? Diba? Apologetics. Ang purpose na hindi para bakbakan itong mga sekta na ito. Otherwise, bumababa tayo sa level nila. Yeah. Ang purpose ng programang ito para linawin sa atin kung ano talaga ang laman ng ating pananampalataya. Niyo, paano malalaman ang isang pananampalataya, isang sekta ay peke? Simple lang. Tulad ng kaibigan ko, sabi ko sa kanya, yung sa bangko, sabi ko sa kanya, kayo ba mga taga-bangko eh, merong seminar, yan, meron ba kayong pag-aaral para malaman kung ano yung peke na dollar? Kasi maraming peking dollar at saka pera, no? Sabi ko, para malaman nyo kung anong peke, pag-aaralan nyo siyempre kung ano yung fake na dollar. Sabi niya, hindi, Father. Never naming pinag-aralan ang itsura ng fake dollar. Sabi ko, eh, paano nyo nalaman fake? Ang pinag-aaralan namin, Father, na masusi-masusi yung totoong dollar. Dahil pag pinag-aralan namin yung totoong dollar, Father, isang tingin lang namin sa fake, alam na namin fake. Di ba? So, pag-aaralan mo yung fake? Pag-aaralan mo yung totoo.
Dahil pagtotoo yung pananampalataya mo, yung pinag-aralan mo ng gusto yung pananampalataya mo, lahat ng mga sektang fake na yan, hindi na makakatawid sa iyan. Oh. Eh kaya, sabihin na, Father, ko ba, anong ba, ako ng relig... May alam ako tungkol sa Budismo, may alam ako tungkol sa ganyan, alam ko mga pagkakaiba, pero ba't ko pag-aaralan mabuti? Diba? Pag-aaralan ko mabuti, yung pananampalataya ko, para pag pumasok ang mga kanilang mga paniniwala, alam ko na mali. Kasi alam ko yung totoo. So yun ho ang ating pagbigyan ng pansin, yung pag-aaral ng totoo na ating pananampalataya. Marami pa tayong dapat pag-aaralan. Makikita niyo ang pagkakaiba. Diba? Minsan nga, mayroon isang tatlong ministro, nagkukwentuhan sila, oy mga pare ko, mga bro, paano ba niyo isang protestante, isang isang protestante, tsaka meron pa isa, dalawa silang protestante, isang katolikong pare. Sabi niya, paano niyo hinahati ang koleksyon ninyo? Paano hinahati ang koleksyon? Sabi ng isang protestante, ako, ganito ginagawa ko. Guguhit ako sa lupa ng bilog. Ha? Yahagis ko lahat ang koleksyon doon sa taas. Lahat ng babagsak doon sa circle, doon sa bilog, sa Diyos yun. Yung nasa labas ng circle, akin yun. Ah, gano'n. Sabi ng isang protestante naman, ay, ikaw naman, oh. Puno ng hagi. Ako simple lang, gumuguhit lang ako ng mahaba sa lupa. Tapos, yahagis ko lahat ng koleksyon. Lahat ng babagsak sa kanan, kay Lord yun. Lahat ng nasa kaliwa, akin yun. Sabi ng paring katoliko, ay, magkakaiba talaga tayo ng pananaw. Ako, wala na akong guhit-guhit pa. Guhit-guhit pa. Ako, kukunin ko lahat ng koleksyon. Yahagis ko sa taas. Eh, di kunin ang Diyos. Kunin yung gusto niya. Di ba? At lahat ng babagsak, akin yun. Di ba? Pero, di naman yung may pagkakaiba tayo, siyempre. Subalit, wag nating sambahin yung pagkakaiba. Ang ating pagkukulan ng pansin ay yung pagkakaisa natin at yung sarili natin. Sabi ko nga, the only way to know what is false is to know the truth. And the truth will set you free.